Hi and welcome to the channel. Today I'm going to unpack this stuff. So actually from the video title, alam nyo na kung ano to. So I'm expecting a 5cm PCIe riser. Pero yun, nasa FedEx box pa siya. So I ordered this from ADT.link and I discovered them through eGPU.io. Sa eGPU.io, kinlik ko lang yung buyer's guide and ang nakita ko doon ay yung ADT link sa number 2 spot. So actually siya rin yung top result sa M.2 or NGFF na section. So, ang first thing that you need to know sa website nila ay yung link. Pag kinlik mo siya, may HTTPS error. And kahit i-add mo siya as exception, not found naman yung lalabas. Pero actually, nagana yung website nila. Tatanggalin mo lang yung S sa HTTPS. So, dapat HTTP lang. And this is actually a security problem, no? Kasi unencrypted na yung connection mo papunta sa server nila. Given that, marami silang binibentang stuff related sa PCIe. The second thing that you need to know, you can find more info sa products menu. Pero pag bibili ka, dapat nasa webshop menu ka pupunta. So, not the best user experience na palipat-lipat ka for information and webshop. Pero yun, ganun nila dinesign yung website. From the webshop menu, ipili ka ng item mo and then pwede mo i-add to cart. So, PayPal bali yung ni-utilize nilang cart sa shop nila. And once you're done, pwede mo na i-check out. So, yung third thing that you need to know is shipping fee. Shipping fee is $30. Constant siya. Kung bibili ka ng $16 na item, ang magiging total mo ay $46. So, very steep yung shipping nila. Pero they will utilize FedEx sa shipping. So, door-to-door naman yun. Pero yun, you have to pay the steep price. So, after checking out, it will take them around 4 to 5 days to process. The fourth thing that you need to know is walang way to check the status online. You have to email them para sa status ng binili mong product. And the fifth thing that you need to know is that you have to pay import taxes, which is roughly 12% sa Pinas. Say, umorder ako ng $50 na item, tapos $30 yung shipping fee, may $80 ako ngayon na taxable juice, no? So around $10 yung babayaran ko and then i-convert yun sa peso. For that naman, you have to pay FedEx directly. So, pagdating sa bahay mo, babayaran mo yung kuya na nagde-deliver. Now that's settled, let's cut this open. Opening the box. Tatlong items yung binili ko. So, ito yung 5cm. Then, 10cm. And then, ito is for ITX, no, na pabaliktad. Let's open this. So, kung mapapansin nyo, pag for ITX, ito yung papunta sa motherboard, no? And yung mail. Tapos, bakit yun? Tama ba to? So, nakaganto siya. Anyway, I'll try to use this sa future builds. Pero sa ngayon, let's set this aside. Hindi siya yung star ng show. So, this is the 10cm na right angle, no? So, pag sinaksak mo siya sa motherboard, andito yung slot for the PCIe device mo. So, this is the star of the show. Ito yung 5cm na PCIe riser. So, good na may cover sila dito sa mail na connector. So, pag ando siya, isasaksak. Tingin ko sakto lang yung 5cm. Anyway, let's try. So, ang goal talaga is masaksak itong 6400 papunta doon sa ITX build ko. Galing lang yung PCIe. Okay, so yung idea ay dito siya sa PCIe dadaan. So, ngayon, nakaharang itong mga cables. So, you have to set this aside. Then, kailangan ito ilagay. So, actually, sobra pa yung 5cm. Kung titignan, no? Baka naman mabend. Since maiksi na siya, mas madali siya mabend. And so, yung cable dito ko muna niroute. Sniksi ko siya dyan. Then, ayun. Kumabit naman. Medyo lumalaban, pero kasha. So, ayan, medyo nakaangat siya. Kasi lumalaban yung riser. So, bakit siya lumalaban? Dahil ba sa kable? Posible. Dahil sa kable. Wala siyang lock, by the way. Hindi ko lang kung okay lang yun. Pero wala. Walang lock. So, walang magagawa. So, tinagal ko muna. Kasi hindi ko ma-screw. So, okay. Na-screw ko na. Saka ko siya pipilitin. So, kasha naman. Nasara naman yung panel. So, kitang-kita yung graphics card. Then, let's screw it down. So, mas maganda,
install mo muna yung graphics card, i-screw mo siya, tapos saka mo pilitin yung riser na umayon dun sa alignment ng graphics card. Otherwise, mahirapan ka mag-screw. Okay, so ito na siya. I just added a 1650 equivalent sa makina natin. Okay, so itest na natin kung gagana ba siya. So ang problema ko talaga sa Gigabyte board na to ay wala siyang LED lights kung nagpo-post na ba siya. Ayun, so nag-post naman siya. Kita naman yung Aorus. So nagkamali pa nga ako ng lagay. So kailangan ko yun mag-install ng drivers. Okay, so gumana naman out of the box. One thing na nakalimutan ko palang sabihin ay yung riser ay Gen 3. You may have to configure your BIOS to be compatible sa Gen 3 kung Gen 4 yung motherboard mo, CPU at saka GPU. In my case, 5600G yung CPU ko and Gen 3 siya. Kaya wala akong problema, no? Now, overall, yung build ay maingay. Since the GPU is a Sapphire RX 6400, naalam ko naman na malakas yung whine. Again, that is given sa mga GPU na maliliit na fan. Hindi naman to isolated kay Sapphire. So ngayon, dalawa na yung maingay sa sistema ko. Yung thermal right na fan na nasa CPU, tapos yung GPU ko mismo. Second ay yung temps. So yung temperature, umaapak siya sa 80 degrees for the GPU, which is not that good for a Sapphire standard. Pero normal naman, if I will compare it to others, no? And then yung CPU temps ko got better since less na yung work niya. Dati kasi as APU siya, so may GPU and CPU in one. So ngayon, CPU na lang. So processing powers na lang yung kinukul niya. It was hovering from 65 degrees Celsius to 80 degrees Celsius, which is not that bad, no, for a small cooler, while benchmarking ito ng FF15 na naka-loop for 4 times. So ayun, that's it for my unboxing. Thanks for watching. Do like or dislike, comment on what you think, and subscribe for more unboxing and benchmarks. Bye!